Pilipinas, mga sangkay, naghahanda na rin ba sa isang malaking digmaan? So, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood, sa lahat po ng mga solid sangkay, sa lahat ng ating mga kababayan. At magandang oras po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito, mga sangkay, pag-usapan po natin itong malaking gagawin ngayon ng Pilipinas, no? Na expansion ng military. Pwersa po ito ng Pilipinas ngayon, na kung saan pinagtutuunan na po ng pansin, ito po ay isang preparation ayon po sa balita sa any invasion na gagawin ng China. Philippines plans to buy submarines to defend sovereignty in South China Sea. Ayon po ito sa senior official ng ating bansa or military. So ang Pilipinas nagre-ready na po sa any kind of invasion na gagawin ng China. Same mga sangkay sa Taiwan. Ang Taiwan din po, itatapit din natin yan mga sangkay, na kung saan naghahanda na rin po sa digmaan against China. Actually, ayaw man po natin sa digmaan, ayaw man po natin mangyari yan. Subalit mga sangkay, ang nakikita po natin ngayon, nagalaw ng mga bansa, mukhang tutumbok po sa digmaang pandaigdigan. That's the reason mga sangkay na binabalita natin ito, para at least na mind condition na po tayo, na alam po natin na darating at darating talaga tayo sa isang digmaan. Bagamat hindi po natin alam kung kailan ito magaganap, mga sangkay, kasi at any moment po talaga ito. Nakikita po natin ngayon yung paglawak ng digmaan sa Middle East at ngayon yung expansion ng war ng Ukraine against Russia, na ang Russia di umano ay possible na umatake na rin sa Europe. Philippines President Ferdinand Marcos Jr. has approved the third phase of military modernization, which includes the purchase of the country's first submarine. Grabe, no? Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon tayo ng submarine. For the first time, mga sangkay. Why? Sabi po dito, in order to defend its maritime sovereignty in the disputed South China Sea. Nako, mga sangkay. Magagalit na naman po dyan ng China. Sasabihin na naman nila, balak kaming girahin nitong Pilipinas, kaya bumibili ng mga ganong klaseng ano. Ngayon nga mga sangkay, may in-order din po tayo galing sa India. Ang India po ay nagsusupply sa atin ng mga pandigma. Ang India po ay, para po sa inyong kaalaman, ang India, pang-apat po sa pinaka malakas na bansa sa buong mundo when it comes to military. Navy spokesperson of the West Philippine Sea, Roy Trindad, said on Thursday, the third phase of modernization reflected a shift in strategy away from internal to external defense. Ayan na nga po mga sangkay. Ibig sabihin, makikita na po natin itong improvement ngayon ng militar. We may not be a large navy. Sabi po dito, hindi man po tayo yung ano, pinakamalaking navy. But we would have a navy that will take care of our territorial rights and sovereignty. The third phase of modernization plan, which underwent revisions to make it more attuned to the country's needs, is estimated, ito yung magkano ang halaga mga sangkay, to cost 2 trillion pesos. Grabe.
and will be implemented over a period of several years. Ngayon, mga sangkay, kailangan po natin i-modernize yung armed forces of the Philippines. Nakikita po natin yung galaw ng China. No, nakikita po natin ang galaw ng mga bansa ngayon. Oo, no? Preparing for war. Sino ba naman may gusto sa digmaan na ito? Kaya nga mga sangkay, ipanalangin po natin ang ating bansa na sana no, kung pumutok man yung digmaan pandaigdigan, eh hindi na po tayo ma-involve. Kaya nga lang, andyan po yung China eh. Nung World War II, involved po tayo. Na-invade pa po tayo ng Japan. So ngayon na naman, eto na naman, magkakaroon na naman ng part 2 sa ikatlong digmaan pandaigdigan. Sana, no? Hindi po tayo masama sa magulong umasalimuot na pagkakataon na yon o panahon na yon. The announcement comes at a time of growing tensions with China over territorial disputes in the South China Sea. Manila refers to that part of the South China Sea within its exclusive economic zone as West Philippine Sea. So, pag nalaman to ng China, malamang sa malamang, mga sangkay, oh, bad trip na naman yung mga yan. Diba, gagawin na naman sila ng kwento na itong Pilipinas eh, gusto maghari dyan sa West Philippine Sea. Ang alam nyo, mga sangkay, ang tunay na hari talaga sa West Philippine Sea, hindi po China, hindi po Pilipinas. Alam nyo kung ano, o kung sino? Vietnam. Vietnam po yung hari dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga po itong China, wala pong magawa sa Vietnam eh. Pumapalag kasi talaga yung Vietnam. So hindi po nila nababasta-basta. Alam naman po natin na itong Vietnam, hindi po yan, kahit pa po sabihin na po natin, hindi kasing lakas sila ng China, pero pumapalag po yan. Yan lamang po ang kaisa-isang bansa na hindi natalo ng Amerika nung nagkaroon po ng Vietnam War. Okay, marami pa nga po ang nagsasabi na ang Amerika ang natalo. Dahil sila po ang umalis sa Vietnam, umuwi po sila, di na po nila kinaya. So, eto mga sangkay, pabor ba kayo na gawin na pong ano? Gawin na po itong malaking paghahanda pagdating po sa kagamitang pandigma? Pero sa totoo lang, dapat matagal na po ito ginawa eh. No? Ang pagkakalam natin, inumpisahan po ito sa panahon ni former President Noynoy Aquino na pag-modernize. Kaya nga lang, mas naging agresibo sa panahon ni Duterte at hanggang sa panahon ni Bongbong Marcos. No, itong pagpapalago, innovate ng military natin, mga sangkay, dahil sa totoo lang, walang-wala po tayo kumpara sa mga bansa na kung saan ngayon may malakas na puwersa ng kanilang military. I'm talking about sa mga kagamitang pandigma nila na sobrang malayo na po ang narating kaysa po sa Pilipinas. No? So dapat lang po talaga, for me, this is my opinion, we have to be ready. At any moment, pwede naman po talaga gawin ng China yon. Though, ako, mga sangkay, nagdududa na gagawin ng China dahil nga po, kapag ginawa ito ng China, papasok po sila sa isang magulong sitwasyon. Eh, nasa momentum pa naman sila sa paglago ng ekonomiya. Masasayang ang lahat kung gagawin nila yan. Siyempre, magkakaroon na ng kampihan yan. Digmaan ng pandaigdigan. At natural, damay na damay po tayo dyan. At sa digmaan, wala pong nanalo talaga dito. So, ibig sabihin, sayang ang pinagpaguran ng China na pagpapalago ng kanilang bansa. Kasi ngayon, alam nyo, may mga kaibigan po tayo galing sa Amerika, galing sa China. At yung kanilang mga binabalita, sobrang ganda raw talaga ng China. Ang Amerika, pangit na raw kasi ang dami na pong mga pulubi doon. Kawawa na po ang kalagayan ng Amerika. Pero itong China, pwede po itong pumasok pa rin sa digmaan just in case. Kasi may mga coalition, may mga kakampi ang mga yan eh. Halimbawa na lang, pumasok itong Russia sa isang digmaan against Europe. Naku po, no choice dyan yung China. Tutulong po sila. Ganun din po yung North Korea. So, yan po yung isang delikadong
binabantayan ngayon ng marami. At kahit ako mga sangkay, binabantayan ko rin po ang balita tungkol dito. At sana nga po hindi madamay tayo, no? Hindi po madami ang bansa natin dahil itong China may pagkaano pa naman yung utak ng mga to. Alam naman po natin kung gaano ka mga loko-loko ang mga to, no? Ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito sa paghahanda ng Pilipinas sa isang digmaan against China? I-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now guys, meron pa akong Facebook. Meron akong YouTube channel, Sangkay Revelation. Okay, dito nag-upload ako ng mga magagandang topic patungkol po sa Biblia at sa mga prophetic events na nagaganap ngayon. So hanapin niyo lamang po ito sa sa YouTube. Kapag nakita niyo na, click the subscribe, click the bell and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.